Namaste! Welcome back to my channel! Merry Merry Christmas, guys! So, ayan, excited to the max na ang mga mommies dito sa Nepal kasi bukas na yung party namin dito. Ayun nga, madungis pa. Wala pang ligo-ligo, guys, kasi gusto ko, bago ako maligo, nagawa ko na yung dapat kong gawin. So, ang una ko munang gagawin ay magre-repack muna tayo ng, ano, ng regalo para sa mga babies, mga tsokolate. Kasi tapos na yung, ano, yung mga regalo namin, nandun. Makita nyo dun sa vlog ni Pinay sa Nepal yung mga regalo. So, ang gagawin ko muna ngayon ay magbalot ng mga tsokolate. And then, mamaya, doon naman sa taas, magawa ng cake para sa Christmas party. Ayan, magsisimula na akong mag-repack ng chocolates para sa mga bata, guys. Kahit hindi naman po ako sure kung may mga bata silang bibit-bitin dahil nga sa sitwasyon ngayon. Pero magre-repack pa rin ako. Baka may mga batang pumunta para at least meron silang tanggapin na, ano, na chocolates, di ba? So, ayan guys, eto na yung mga tsokolate natin, simpleng tsokolate lang. And then, alam nyo po ba guys, nagtahi ako na ito, yung bag na paglalagyan ko ng chocolate. Ako po yung nagtahi niyan. Noon ko pa po tinahi ito, nung nag-lockdown, marami kasi telang kulay na ganito yung binan ko. Sabi ko sa isip ko, magawa-gawa nga ako ng bag-bag na ganito. Baka mapakinabangan one day. So, totoo nga, napakinabangan ko kasi paglalagyan ko ng, ano, ng chocolates ng mga bata. So, dito ko na lang siya irerepack para na magandang tignan, di ba? Kahit hindi mga masasarap na chocolate, at least meron silang bubuksan dito sa bag na to. Tara na at magrepack na tayo. So, ayan, re-repack ko na, guys. Ito nga, di ba, cute naman tignan yung ginawa kong, ano, yung bag, paglagyan ng chocolate, guys. So, repack na natin siya. Kailangan pala buksan ko muna to. Mentos. Mga anak ko, paborito nila to. Yung Mentos. Ano lang yata to? Isang linggo lang sa kanila, guys. Grabe silang makaano. Makakain ng ganito. Siyempre, lagyan muna ng chocolate. Iba't ibang klase na. Chocolate. Ayan. Yung chocolate. And then ito. Ayan. Maramihan, guys. Siyempre, hindi naman natin alam kung ilan yung pupunta. Ayan. Then itali. Huwag ko muna siyang ilalak kasi baka may sobra pa para managay ko ulit. Ayan, nakagawa ako ng ilang peraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dosena ng bag na may tsokolate para sa mga bata. So, maswerte na lang yung mga batang mabibigyan nito kasi hindi ko talaga alam kung may mga bata. Niready ko lang siya. So, kung wala naman silang bitbit na mga bata, guys, pwede ko naman ibigay sa mga mamis to para may pasalubong silang mga chocolate sa kanilang mga anak. Diba, guys? Nakakatuwa lang talaga, guys, kasi napakinabangan ko talaga tong bag na tinahin ko. Ako lang talaga nagtahi nito. So, itong mga sobra nito,
imbis na ilalagay ko lahat dito, meron akong basket na ano, na medyo ganyang kalaki. Ilalagay ko lahat itong chocolate na sobra, and then lalagay ko sa center table, sa mismong party namin bukas. Para yung may mga mamis, pag halimbawa na umay sila, kahit may mga desserts kaming niluto, kukuha pa rin sila sa ano, sa mesa ng mga chocolate. So, ganun lang guys. So, natapos ko na to. Ang next guys ay aakit ako dun sa taas para maggawa ng cake. Hindi lang maggawa ng cake, kailangan hiwain ko na rin yung isda na gagawin kong daing para bukas. Magdadaing ako ng isda. And then, sila Pinay sa Nepal at saka sila, si Habi, silang dalawa naman ang magtutulungan sa pagde-decorate ng balloons. So, yung vlog ni Pinay sa Nepal about sa decoration ng balloons. So, abang lang guys, saglit lang, akit na tayo sa taas. So, yan guys, pag-akyat ko, nagpintura na naman itong lalaking to guys. Dahil daw Merry Christmas. color purple yung ano niya, yung kinulay niya sa pader. Pintu-pintura siya, bahala siya doon, mangawit na naman. Mamaya-maya, dumadaing siya sa akin, masakit ang balakang. And then, nag-rent kami ng ilang pirasong upuan kasi yung mga upuan namin na blue doon ay hindi pa siya, hindi sapat guys. So, nag-rent na lang kami tsaka yung long table kasi ilabas ko pa yung mesa ko doon sa kitchen. Mura lang naman ang upa dito guys. So, ayan guys, nandito na ako sa kusina after kong magbalot ng chocolates para sa mga bata. Gagawa na po tayo ng daing na isda. So, magdadaing, masarap din, wag hindi puro karne ang kakainin natin, kailangan may ternong isda. So, simulan na natin ang paghiwa ng ating isda. So, ayan, natapos ko nang hiwain ang aking isda na idadaing. Natapos din sa wakas, iniisa-isa. Matrabaho lang talaga yung daing. So, i-ready ko na yung pangtitimpla ko, yung suka, paminta,
at bawang. So, meron na pong asin ito. Nilagyan ko na ng asin yan. Para pantay-pantay yung asin niya, yung lasa niya. So, pinahiran ko isa-isa yung isda ng asin. So, sisimulan ko na rin yung pag ma-marinate ko dito sa ano, sa daing natin. So, ayan guys, ginabi na sa kabisihan. So, after kong nag-wrap ng mga chocolates kaninang umaga, then kaninang ano, hapon, yung isda na ginawa ko ng daing, natapos ko na rin. So, ito, isusunod ko na nga yung cake namin, yung Christmas cake namin. So, panoorin nyo lang ako kung paano yung paggawa ng cake. Ayan guys, ngayon lang ako natapos sa mga gawain ko dun sa kusina. Sobrang hagardo versus ako guys. Sobrang kapagod ko. Sakit ng balakan ko guys sa pagpiprepare namin. Pero okay lang kasi Pasko naman, diba guys? So ayan guys, kahit papaano napakita ko sa inyo kung papaano yung preparation ko para bukas ng Pasko sa Christmas party namin. So abangan nyo na lang yung mga vlogs namin ni Pinay sa Nepal about sa party, and baka sakali makapag-live ako bukas sa ano, Christmas party namin. Abangan nyo po sa mga ano dyan na kahit napaka-busy,
Baka magkaroon po kayong time sumilip sa aming live ni Pinay sa Nepal. So, sa inyo pong lahat dyan, Merry Merry Christmas po. Sana ay masaya ang inyong Pasko na kahit sa kabila ng mga ano nararanasan dito natin sa mundo, i-enjoy pa rin po natin ang Pasko. So, ingat-ingat po lagi. Maraming salamat ulit sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.